Panay ang tingin ni Cal kay Mia habang nagmamaneho. Ano bang naisip nito't uminom ng ganoon karami? Hindi naman pala kaya, iinom-inom. Paano kung pagsamantalahan ito ng iba doon? Napailing na lang siya. Pinuntahan niya ito sa apartment nito pero wala ito doon. Tinawagan niya ng isa-isa ang binigay ni Zoe ng mga numero na posibleng kasama ng dalaga. Si Clark lang ang sumagot sa mga ito. Pinuntahan niya kaagad ang bar na sinabi nito. Maingat na binuhat niya ang dalaga hanggang sa penthouse. Akmang ilalapag niya ito sa kama niya nang maupo ito. Mukhang nasusuka, kaya binuhat niya ito ulit. Hindi pa man siya nakarating ng banyo nang magsuka na nga ang dalaga. God, Mia! Inis na sambit niya dito. Nadamay kasi ang damit niya, sinukahan nito. You'll pay for this! Gigil na bulong niya. Napatingin siya sa dalaga nang sumagot ito ng, napailing siya bigla. Then expect when you are sober, baby. Masuyong sambit niya at hinalikan ito sa noo, sabay tulak sa pintuan ng banyo. Narinig niya ang paghagik-hik ni Mia. Hindi niya mapigilang mapangiti. Masarap pakinggan. Itinapat niya ang dalaga sa dutsa at binuksan. Oh my God! Gulat na sabi ni Mia nang mabasa ito ng tubig. Kumapit ito sa kanya at tumitig. Marahil kinikilala siya nito. Ipinikit pa nito ang mata pero iminulat din kaagad. Nag-iilusyon yata ako. Anas nito at kinurot ang pisngi niya. Ouch! Daing niya sabay sa punang pisngi. Oops! Humagik-hik ito at sumandal sa tiles. Pinakatitigan siya ng dalaga. Sinuyod pa nito ang kabuuan niya na para bang sinisiguro na siya nga ang kaharap nito. Ngumiti ito sa kanya kapag kuwan. Napalunok siya ng mapatingin sa hinaharap nito. Nag-iwas siya ng tingin ng hawakan nitong laylayan ng damit nito. What are you doing, Mia? Baling niya dito nang hubarin nito ang damit nito. Napasinghap siya nang biglang yumakap ang mga kamay ng dalaga sa leeg niya. Baby. Hindi niya mapigilang sambitin ang mag-angat ito ng paningin. Hindi siya nakahuma nang abutin itong labi niya para halikan. It turns him on. Hinawakan niyang bewang nito at inilapit sa sarili. Isinandal niya si Mia at tinugon ng halik nito. Naghalong amoy ng suka at alak ang dalaga, pero hindi pa rin nakakabawas sa init na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Saglit na binitiwan niya ang dalaga at hinubad din ang damit. Nakatitig lang ang dalaga sa kanya habang kinakagat nito ang daliri nito. Nakasandal pa rin sa tiles. She looks so nice. Lalo nang kagatin itong ibabang labi nito. Binilisan niya ang kilos at inisang hakbang niya ang pagitan nila. At mapusok na hinalikan ito. Nakaagad din namang tinugon nito. Hindi niya kayang pigilan ang sariling hindi pagsawa ang haplusin ng katawan ng dalaga. Hinanap ng mga kamay niyang hook ng bra nito. Napaungol pa ang dalaga sabay siksik lalo ng sarili sa kanya. Naramdaman niya ang kamay nito sa pagitan ng hita niya. Hindi niya mapigilang mapaungol sa loob nito. Pilit nito binubuksan ang pantalon niya kaya natauhan siya bigla. Inilayo niya ang sarili maya-maya. I'm sorry. Anas niya. Hingal na hingal itong napasandal. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Maya-maya ay tumalikod ito at niyakap ang sarili. Napahilamo siya sa mukha dahil sa kapangahasan. Baka pagsisihan nitong lahat pag nasa tamang katinuan na ito. Kaya pinigil niya ang sarili. Nagmadaling lumabas siya ng banyo pagkatapos niyon. Nang marinig ni Mia ang pagsara ng pinto, tatlong beses na iniuntog niya ang ulo sa tiles. Cal rejected her. Hindi naman nakakapagtaka. May mahal na itong iba. She's just nothing. Cook lang siya nito. Nothing more. Nang ma-realize kanina na si Cal nga ang kaharap niya, naglakas loob siyang halikan ito. Miss na miss lang naman niya ang binata. Hinubad niya ang lahat ng saplot at itinapat ang sarili sa dutsa. Doon malayang sumabay ang masaganang luha niya. Nawala yata ang kalasingan niya dahil sa pagtanggi ng binata sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya sa pinaggagawa. Dapat itatak niya sa isipan niya na langit ang pilit na inaabot niya. Nasa pedestal ito, samantalang siya nasa ibaba. Isa lamang siyang hamak na tauhan nito. Baka sinusubukan lang siya ng binata. Ilang minuto pa siyang nakatulala bago na isipang magsabon ng sarili. Pagkatapos ay naghahanap siya ng extra toothbrush sa cabinet, saka nagsipilyo. Ibinalot niya ang sarili sa tuwalya. Kinuha niya yun sa cabinet kanina. Muntik na siyang mabuwal ng pumintig ang ulo niya. Hindi pa rin nawawala ang epekto ng alak sa kanya. Dahan-dahan naglakad siya papuntang pintuan. Muntik na siyang mapasigaw ng mabungaran si Kyle. Titig na naman ito sa kanya. Kaya hinawakan niya ng maigi ang tuwalya. Bagong paligo na din ito.
Napayuko siya ng ulot nilampasan ito. Hindi pa man siya nakakarating sa pintuan ng silid nito nang yakapin siya nito mula sa likod. Napapikit siya ng kintalan nito ng halik ang balikat niya. Tumigil ka na. Please. Aniya sa nahihirapang tinig. Alam niyang hihinto na naman ito kapag nagkataon. Paaasahin na naman siya. Lalo siyang pinapahirapan ni Kyle. Nahuhulog na siya sa binata. Hindi na niya makontrol ang sitwasyon maging ang sarili niya. Mahirap mahulog sa napakalalim na hukay. Mahirap umahon. Bakit kasi si Kyle pa? Marami naman lalaki sa mundo. Nagpakawala siya ng buntong hininga at hinarap ito. Huwag mo na akong paasahin, Kyle. Oo, aaminin ko. Gusto na kita. Mahal na kita. Pero huwag mo naman akong paglaruan. Hanggat hindi na niya natuloy ang sasabihin nang tanggalin nitong pagkakabuhol ng tuwalya at walis sabi-sabing siniil siya ng halik. Mapusok, sabik at mapagparusa ang halik nito. May kasamang gigil dahil kinagat pa nitong ibabang labi niya. Naramdaman niyang pag-angat niya sa ere, kaya napakapit siya sa batok ng binata na malaya na lang niyang sariling nakahiga na sa kama nito at tumutugon na sa halik ng binata. Iniwan nitong nakaawang ang labi niya. Tumayo ito sa kama at mabilis na naghubad ito sa harap niya. Pinasadahan nitong hubad ng katawan niya bago hubarin ang pinakahuling saplot nito. Sunod-sunod ang paglunok niya nang makita na pinagpala ito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Narinig niya ang mahihina at nakakakiliti nitong tawa. Napasinghap siya nang bigla itong pumatong sa kanya. Kyle, sambit niya. Yes, baby. Nakataas ang isang kilay nito. Sigurado ka ba sa kinagawa mo? Siya pa talagang nagtanong. Dapat ang binata ang nagtanong niyon. Natawa ang binata. You're sober now, baby. Alam mo na kung sino ang kaharap mo. Hindi na siya nito hinayaang sumagot. Sinakop na nito ang labi niya. Iniyakap niyang sarili sa batok ni Kyle at masuyong tinugon ang halik nito. Ginaya niya ang ginagawa nito. Napaliyad siya ng paglandasin nito ang bibig sa leeg niya hanggang sa braso niya. Hindi niya mapigilan ang sarili sa pag-ungol. Oh, Kyle. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Hindi niya maiwasang mapalabi sa ginawa ng binata. Nakaramdam siya ng excitement nang bumaba ang halik nito. Bawat madaanan itong parte ng balat niya ay hinahalikan. Otomatikong napahalinghing siya. Napahawak siya sa ulo nito pagkuway sumabunod sa buhok nito. Oh God, wala sa sariling halinghing niya. Hindi niya alam kung saan babaling ng mga sandaling yon. Kumapit siya sa bedsheet kapag kuwan. Nararamdaman niya ang pag-angat niya. Ang dalawang kamay ng binata ay nakasalo sa pang-upo niya. Paulit-ulit niyang nasasambit ang pangalan nito. Kasabay ng bahagya niyang pagmura. Bahagya niyang pinigil ang binata. Stop it! Kyle, stop! Hindi siya pinansin ng binata. Patuloy lang ito sa ekspertong ginagawa nito. Nangihinang na palabi siya. Nakaramdam siya ng hiya sa binata. My sweet and yummy baby. Bulong nito sa tenga niya nang pumantay ito sa kanya. Napatakip siya ng mukha sa sinabi nito. Nagiinit ng mukha niya. Sa tingin niya namumulan na iyon. Tumawang binata sabay palis ng kamay niya sa mukha. Baby naman, huwag mong takpan. Mas gusto kong makita. Damn. Anito at pinakatitigan ng mukha niya. You're still innocent? Napatango siya dito. I'm sorry, baby. Anito at hinalikan ng tungki ng ilong niya. Iniyakap niya ang mga kamay sa batok nito. Go on, please. Are you sure, baby? Nahihiyang tumango siya dito. Ngumiti ito sa kanya ng matamis kapag kuwan. Napakagatlabi siya nang sinimulan na nito ang gagawin. Masuyo at dahan-dahan yon. Maingat ito dahil napapadaing siya. Hanggang sa tuluyan na nitong nabasag ang salamin. At tuluyan na itong nakapasok sa mundo niya. Binibigkas nitong pangalan niya habang napapaungol. Kinabig niya ito at hinalikan sa labi na naging dahilan para mabuhay ulit ang apoy sa pagitan nila. Ilang beses pa siyang inangkin ang binata sa ibabaw ng malaking kama nito. Napadaing si Mia nang bigla siyang bumaling. Kasabay niyo ng pagmulat niya ng mata. Napatingin siya sa katabi. Natampal niya bigla ang sarili na maalala ang nangyari sa kanila ni Kyle. Ngayon lang rumagasa ang takot sa dibdib niya. Wala namang kasiguruhan sa kanila ni Kyle. Sinagunutan pa niya ang buhok ng ilang beses bago tumayo ng kama. Tulog na tulog ang binata. Kaagad na hinanap niya ang bag niya. Hindi siya umaalis ng apartment na walang extra
mula sa panloob hanggang sa damit. Napangiwi siya nang sumakit ang maselang bahagi niya ng masagi ng damit. Mas lalo na nang isuot ang leggings. Tinapunan niya ng tingin ng binata. Ganito palang pakiramdam. Partida. Pinagpala ang Adonis na nakahiga sa malaking kama. Kumalaw si Cal kaya nagmadali siyang lumabas ng silid. Napatingin siya sa wall clock. Alas 4 na pala ng umaga. Ano na lang ang sasabihin ng kanyang mga kasamahan sa apartment? Kung saan-saan siya natutulog? Ang masama pa, binigay na niya ang sarili sa lalaking kailanman hindi magiging kanya. Nakailang lingon pa siya sa pintuan ng penthouse ni Kyle bago tuluyang hinayon ni Mia ang sarili palapit sa elevator. Nahihiyang lumabas siya ng hotel na mga sandaling yon. Ang ilang tauhan ng hotel na yon ay nakangiti sa kanya. Buti wala pang kaibigan, paniguradong paaaminin siya nito. Kaagad na pinara niya ang taxi para makaalis na ng lugar na yon. Hindi niya alam kung paano haharapin si Kyle kapag nagising ito. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang walang tao sa sala nila. Mga tulog pa siguro ang mga ito. Sa bagay, wala namang pasok sa trabaho. Kaagad na hinubad niya ang damit. Napakamot siya sa bandang dibdib ng maramdaman ng pagkate. Humarap siya sa salamin. Tumagilid siya at sinilip sa salamin ng likod. Puno din ang pantal kagaya ng mga nasa dibdib niya. Saan ba niya ito nakuha? Sa alak ba? Ibig sabihin allergy siya sa alak? Aalis na sana siya sa salamin nang makita ang kiss mark sa magkabilang leeg niya. Napangiwi siya bigla. Ba't pa naisipan ni Kyle na lagyan siya nito? Ang hirap pa naman ito itago dahil lagi siyang nakatali ng buhok. Nakaramdam siya ng panginginig ng kamuti ng likod na nangate. Napahawak siya sa labing na nuyuna. Parang nakulangan naman siya sa tubig. Nagbihis siya ng damit at nag-jogging pants dahil pati ang legs niya ay mayroon ding pantal. Lumabas siya at uminom ng tubig para mabasa ang pagka-dry ng mga labi. Mabilis din namang nakatulog si Mia. Pakiramdam niya nilalamig na din siya kaya nagtalukbong siya ng kumot. Nagising siya sa yugyug ni Zoe sa kanyang balikat. Hinawi niya ng kaunti ang kumot at sinilip ito. Bakit? Ani ang napipilitang sumagot. May naghahanap sa'yo sa labas? Naku, pinagpiyapiestahan ng mga kasamahan natin. Ani itong malapad ang ngiti. Ipinikit niya ang mata at sinagot ito. Sabihin mo, bumalik siya ng hapon. Mahinang sabi niya. Nagulat siya nang hablutin ni Zoe ang kumot niya. Bubuka sana ang bibig nito nang tumitig ito sa leeg niya. Bigla niyang hinablot ang kumot sa kamay nito. Zoe naman! Galit na siya pero mahina ang boses niya. Hindi ito natakot. Nakatitig na naman ito. Pero sa ngayon sa mukha na niya. Anong nangyari dyan, Miang? Nguso nito sa mukha niya. Napakunot noo siya dito. Hindi nakailag ng hawakan nito ang mukha niya. Oh my God! Nilalagnat kang babaita ka! Uminom ka ba ng gamot? Bigla siyang napahawak sa noo. Mainit nga. Maging sa leeg, hinawakan niya din. Napailing siya dito. Gusto pa ng mga mata niya matulog. Mapupungay na siguro. Sobrahan ka din ba sa alak kagabi? Mukhang may allergy ka sa alak. Sandali at kukuha ko ng gamot. Anito't iniwan siya. Muli niyang itinalukbong ang kumot sa sarili. Ngayon niya lang naramdaman ang pananakit ng buong katawan. Napangiwi siya ng galawin ng mga binti. Hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang pagkirot sa bahaging yun. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pintuan. Bigla niyang hinawi ang kumot para tingnan kung sino yon. Baby. Uupo sana siya nang marinig ang boses na yon. Pero bigla siyang nakaramdam ng pagkirot. Hindi niya na itinuloy ang pag-upo. Iisa lang ang tumatawag na yon sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Si Kyle iyon. Lumapit ito sa kanya at naupo sa maliit niyang kama. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya makatingin dito ng maayos. Sabi ni Zoe, nilalagnat ka daw. Sabi nito imbis na sagutin ang tanong niya. Hindi siya nakaiwas sa kamay nito nang salatin nito ang noo niya. Kyle, anas niya. Tinitigan siya nito kapag kuwan. Medyo madilim ang mukha nito. Pagod na pagod ka, tapos bumiyahe ka ng ganong oras. Paano kung sa biyahe ka inabot ng lagnat? Paano kung napahamak ka? Tingnan mo lalo kang nilagnat. Bakit pa hindi mo ako ginising bago ka umalis? Hindi siya nakasagot dito. Paano ba niya sasabihin nahihiya siya ng sobra dahil sa ginawa nila? Bakit parang wala lang dito? Samantala siya hiyang-hiya na. Akmang uupo siya ng pigilan nito. Huwag ka nga munang kumilos. Hanit't may kinuha sa bulsa. Teleponong kinuha nito. May tinawagan ito. Hindi niya na narinig ang mga sinabi nito dahil nilamon na naman siya ng antok.
Naramdaman niya ang pag-angat sa ere, pero mas pinili niyang ipikit ang mata at matulog. Parang lahat ng pagod niya ngayon niya lang naramdaman. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Napakunot noo siya nang makita ang pamilyar na silid na yon. Napabalikwa siya ng bangon sa baylibot ng paningin. Hinahanap ng mata niya si Kyle. Napatigil siya sa pagbaba sa kama. Nang iluwa si Kyle ng pintuan, may bitbit itong tray na may lamang pagkain. Paano ako nakapunta dito? Nagtatakang tanong niya. Hindi nito pinansin ang tanong niya kaya tumayo siya at nilapitan ito. Inilapag nito ang tray sa side table ng silid nito. Humarap ito sa kanya kapag kuwan. Napalunok siya nang makita ang madilim nitong muka. Napasigaw siya nang bigla siya nitong buhatin. Kyle, ano ba? Sigaw niya at pinagpapalo ito sa dibdib. Stop it, Mia. Sigaw din nito kaya napatigil siya. Masuyong pinaupo siya nito sa kama. Sino bang nagsabi sa yung tumayo ka? Hindi ka pa nga magaling eh. Uuwi na ako. Masyado na akong nakakaabala sa'yo. Nahihiyang sambit niya. Sino nagsabing nakakaabala ka? Anit at sinalubong ang titig niya. Hindi siya nakatiis. Umiwas siya ng tingin dito. Napapitlag siya ng hawakan nitong magkabilang pisngi niya at iniharap nito sa kanya. Napapikit siya ng masuyo nitong inilapat ang labi nito sa kanya. Kinintalan pa nito ng halik ang noo niya bago siya binitawan. Nagmulat siya ng mata at tumitig dito. Who told you, ha? Huh? Kailan man hindi ka pabigat sa akin. Isa pa gusto kong lagi kang nakikita, Mia. Hindi ko maintindihan ng sarili ko. I like you, Mia. Anitong hindi ko mukurap. Mukhang pinag-aaralan itong reaksyon niya. Napaawang lang siya ng labi dahil sa sinabi nito. Mukhang sensero naman ito, pero may mali. Akala ko ba may mahal kang iba? Wala sa sariling tanong niya. Natigilan ito saglit. Yes, pero gusto din kita, baby. Kinapa niya ang sariling damdamin. May kung anong gumuhit doon. Pinapaasa ba siya nito at pinaglalaroan? Isa lang dapat, Kyle. Kaya mo lang ako nagustuhan dahil ako ang lagi mong kasama. At isa pa, magkaiba ang gusto sa mahal. Piniplease mo lang ako, Kyle. Sa tingin ko, naboboard ka lang dito sa Dubai. Kaya mo nasabi yan. At para may thrill, nakikipaglaro ka sa akin ang apoy. Tapos, kasal na siya. Agaw nito sa sasabihin niya. Kailanman hindi siya naging akin. Ako lang ang nagmahal. Mia, ako lang. Pagod na ako. Pagod na akong lokohin ang sarili ko. At isa pa, may dalawa na siyang anak. Sa kuya ko. Bumuntong hininga ito at tumingin sa kanya ng diretso. Hindi niya akalain na broken-hearted pa lang sikat na mga awit na ito. Kaya ba walang napapabalitang naging official na girlfriend nito? Sobrang sakit siguro noon dahil sa kapatid pa nito mismo nagpakasal. Nakaramdam siya ng awa para rito. Pero noong una kitang makita dito, nakuha mo agad ang atensyon ko. You amazed me. Ang simple mo lang. Mas simple ka pa sa kanya. Nagustuhan ko yon. Hindi ko maintindihan ng sarili ko. Kung bakit gusto pa kitang makita pagkatapos ng araw na yon. Namalayang ko na lang sa sarili kong inahanap-hanap ka. Sa totoo lang, may tagaluto naman dito sa hotel. Pwede din naman akong kumain sa labas, sa mga mamahaling restaurants. Pero dahil gusto nga kitang makita araw-araw, sinabihan ko ang kaibigan mo na papuntahin ka dito. Dahil nga gusto kita. Gusto pa kitang makilala, Mia. May gusto akong siguraduhin. Ngayon, sigurado na ako sa nararamdaman ko. I like you so much, Mia Ramones. Now tell me, nakikipaglaro ba ako sa'yo? Ha? Mahabang litanya nito na ikinatulala niya. Si Kyle, may gusto sa kanya? Hindi naman yata siya tanga at bungol, ano? Ang bilis ng tibok ng puso niya ng mga sandaling yon. Parang gusto niya itong yakapin dahil sa mga sinabi nito. Napatingin siya sa kamay niya na hawak na pala ni Kyle. Hinalikan nito kapag kuwan habang nakatitig sa kanya. Natigilan siya bigla sa tanong nito. Will you be my girlfriend, Mia? Kyle, hindi siya makapaniwala sa tanong nito. Baby, please, will you be my girl? Ngayon lang ulit ako nagkagusto sa babae. Kaya please,